Hello mga guys, welcome to my YouTube channel Hermotic. Bago tayo mag-umpisa, i-shout out muna natin sina Double Tick TV, Yoda Tick TV, Rony Rinales, John P. Technician. Sa aking mga subscriber, suportahan din natin sila. Sa ngayon, mayroon tayong isang Kingwood na old component. Ang complaint dito ay okay naman yung kanyang sound, wala naman siyang problema. Ang gusto lang niya ay convert sa DVD. Ito, DVD na. Tapos maglalagay na rin tayo ng USB at saka Bluetooth. Ngayon, nandito mayroon akong naka-reading module. Nandito na yung ating gagamitin. Yung display niya, ilalagay rin natin dito sa loob. Kakalasin natin to. Kasi mas maganda yung ganun kaysa ilagay natin dito sa gilid. Tapos ilagay natin dito sa likod. Mas maganda yung ganyan dito siya sa loob. Kakalasin natin. At saka yung kanyang DVD player, yung display niya, nandito rin sa loob. Ilalagay, ipapasok natin para maganda tingnan. Ngayon, nandito na yung aking DVD tray, DVD player, nandito na yung kanyang module. Yan. Dito yung kanyang power supply. Ito yung iko-connect natin sa loob. Medyo matagal lang talaga gumawa ng ganito kasi isusukat pa natin yung height niya, yung height at saka yung display. Kaya aabutin tayo ng halos 3 days dito. Matagal talaga yung pag-convert ng ganito. Kung Bluetooth lang, medyo madali lang. Lalo na kung ilalagay lang dito sa mga gilid, sa mga likod, napakadali lang. Pero kung kakalasin siya, medyo matagal. Kaya lang, maganda rin naman ang kinalalabasan. Ngayon, bago tayo magsumula, itetest muna natin. Ayan, pinundin ko yung power. Ayan, gumagana naman siya. Ilagay natin sa auxiliary. Yan. Tapos, pansamantala, ito lang muna ang gagamitin nating player. Pwede rin naman itong ipatong na lang dito. Kaya lang, may mga wire pa kasi. Minsan yung wire niya napuputol kagaya nito. Halos putol na rin. Ay, alam mo naman yung mga viewers natin ay minsan hindi nila alam kung paano ito ayusin. Minsan, lumuluwag pa rito sa mga saksakan. Di kagaya nung ipinasok natin dito sa loob. Talagang sigurado na hindi siya maglulos. Bali, maghanap lang sila ng pindutan. Ang nakita ko kasing mga switching dito ay dito natin siya ilalagay. Kasi ito, sa cassette tape ito eh. Sa mga pwedeng high speed o low speed, hindi naman halos ginagamit to. Ngayon dito natin ikukunik yung kanyang switch sa DVD at saka sa USB. Ngayon, susubukan lang muna natin. Ito lang muna ang gagamitin natin. I-play natin. Ayan. Okay naman yung tunog niya. Ayan. Ayan. Sandali lang at saka baka makapiright tayo eh. Sandali lang muna natin patugtugin. Tapos ito, kasi this ito, gagawin na nating DVD. Ayan lang mga guys, at umpisa na natin. Bubuksan na natin. Tatanggalin ko muna sa pagka-plug. Ayan. Tapos natanggal ko na rin yung mga bolt niya. Ayan na siya. Ayan. Bali itong tray na ito, kasi pwede sana itong gamitin eh. Kaya lang, yung lens kasi, yung pinakakising ng lens nito, ay hindi magkasya rito, magkaibang sukat. Kaya obligado tayong palitan talaga ng isang buo to. Dahil sa yung lens niya, hindi magkaparehas eh. Mas madali sana kung kakasya, kasi hindi na tayo maglalagay ng height dito o kung ano-ano pa man. Ngayon, ganun talaga. Tiyagaan lang to.
Kasi ang ibang technician, sasabihin sa inyo, ipatong nyo na lang dito yung player. Kasi matagal talaga, sasabihin ko sa mga viewers natin, matagal talaga mag-convert ng ganitong klase na ipapasok dito sa loob. Kaya yung ibang technician, halos hindi ka pagtsatsaga ng ganito dahil sa dami ng customer. Sasabihin sa iyo, patong lang dito. Kaya lang, minsan kasi naglulos yung mga wire niya, yung mga jack niya. Di kagaya nung dito na nakalagay, nakapirmis na siya. Ayan lang mga guys, at umpisa na natin, tatanggalin na natin to. Tapos, isusukat na natin. Uunahin muna natin yung DVD kasi medyo matagal to. Tapos, isusunod natin yung USB clear. Ayan lang, at umpisa na natin. Ayan na, natanggal ko na yung kanyang CD disc, yung ano pa ito? VCD. Ngayon, ito na yung sinalpak ko, DVD na ito. Bali, naglagay lang ako ng plywood dito, tapos tinantya ko lang yung height niya para dito sa kanyang takip. Nagbawas pa ko rito. Ayan. Tapos itong ating module ay naglagay ako rito ng plate. Yan. Bali, inirinimatsi ko lang to rito. Niribit ko. Tapos, para madaling mag-scrow. Tapos, ito yung module ng ating display sa DVD. Tapos, yung kanyang power supply ay nandito. Tapos, kinalas na rin natin yung USB player na may Bluetooth. Ito na yung kanyang module. Ngayon yung kanyang display ay ito, nilagay ko na rito. Tapos yung display ng DVD ay nandito sa kabila, pati yung sensor ng kanyang remote. Bali, kinalas ko na rin para maganda tingnan. Ngayon ibabalik na natin to, yung kanyang takip. Pwede na siyang ibalik sa original. Ayan na siya. Ganyan lang. Yan, ganyan na siya. Tapos yung push button ng ating DVD ay dito ko sana ilalagay. Kaso lang baka maapektuhan yung ating cassette tape kasi ang sabi ng may-ari ay baka pwede pa rong magamit niya ito kasi mayroon pa siyang mga lumang cassette tape. Ngayon, nagbutas na lang ako dito. Dito, ito yung magmula rito, ito yung sa USB Bluetooth natin, ito yung reverse, play, forward, tapos yung mode. Tapos ito yung sa DVD, yung reverse, play, forward, tapos yung open. Ito yung ginamit ko. Tapos naglagay ako rito ng switch para sa DVD. Pag naka-Bluetooth siya, pwede na rin niyang i-off dito. Tapos yung kanyang takip, ay yun pa rin ang ginamit ko. Kaya ayan, parang walang nagbago. Ito lang ang nadagdag. Tapos nilagyan ko na rin ang mga pangalan dito. Bali, naglagay lang ako dito ng yung board ba? Ayun ho. Yung PCB. Tapos dinikit ko lang siya ng epoxy. Ayan lang. Tapos yung ating USB na outlet ay nandito na. Bali, nagbutas na ako. Bali, nilagay ko na sa harap kasi hindi kasi maganda pagka nilalagay lang dito sa mga gilid, mga likod. Hindi siya nakikita eh. Kaya okay rin naman yung ganito. Medyo matagal nga lang gawin. Pero maganda naman ang kinalalabasan. Bali yung output nito ay yung sa CD. Ay sa CD ko pa rin nilagay yung output niya. Kaya pag yung ating Bluetooth ay sa auxiliary ko kinunik. Ngayon yung CD nito, yung dati kasing module niya ay nasama rito sa board. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin. Kaya ang ginawa ko na lang ay hinanap ko yung kanyang audio. Tapos kinat ko, tapos ipinasok ko yung audio ng ating module sa DVD. Ayan lang at umpisa na natin. Patugtugin na natin. Ngayon ipa-plug ko na. Ayan, naka-plug na siya. Ngayon, unahin muna natin pag-testing yung kanyang
yung Bluetooth niya. Yan. Bali, ah, yung CD pala. Ayan, naka-press na siya sa CD. Pag auxiliary dito sa kabila. Ayan, pag sinidi mo siya, yung CD ang tutunog, tapos i-switch on natin. Ayan. Ayan, nag-open na yung ating ano, display. Ngayon, sasalangan natin ng this, tapos i-on natin yung ating TV para malaman nyo talaga na DVD talaga yung ating sinalpak. Teka, i-on natin yung TV. Tapos, ayan na, nag-on na siya. Tapos yung video niya ay salpak natin dito. Ayan, ayan na siya. Ayan na, lalagyan na natin na siya ng this. I-open na natin. Ayan, nag-open na. Tapos, i-play natin. Ayan. Ayan na, umiikot na siya. Nag-reading na. Tayo natin mag-play. Ayan na, nag-play na siya. Ayan. Yan na, okay na to mga guys. Pelikula na siya. Pwede na itong panooran sa mga DVD natin. Kaya lang karamihan ngayon kasi ang ginagamit ngayon sa Netflix na eh. Pero kung may mga luma kayong disc at gusto nyong mapanood, pwede rin naman dito. Come on honey, let's go. Ayan. Tapos i-off natin. Patayin na natin. Tapos ang susunod nating ititest ay yung kanyang Bluetooth ng USB muna pala. Test natin sa USB. Sana yung USB ko. Ayan, nandito. Tapos i-press lang natin yung auxiliary para pumasok yung audio niya. Yan. Tapos saksakan natin ang yan, madalian lang kasi baka makapiright tayo. When I turned to leave, couldn't believe my eyes. Standing there. Ayan, okay na siya. Ngayon, subok natin siya sa Bluetooth. Pipindutin lang dito, pwede namang sa remote. Pindutin natin yung mode. Ayan, naka-Bluetooth na siya. Ngayon, susubukan natin sa cellphone. Medyo mabilisan lang mga ayan. Ayan na. Ayan na, litis na ito. Ngayon, pwede na itong sa Bluetooth, lahat ng mga music dito ay pwede nang pumasok dito sa ating component. Ngayon, sa mga viewers natin na nakakapanood nito, yung mga old yung component, ito Kingwood, kahit na hindi Kingwood, kahit anong brand, Panasonic, Kuya Sony, pwedeng lagyan ng ganito para maging litis siya. Ayan lang mga guys at maraming salamat sa inyong panood and please like, share and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you!